Magandang gabi mga kapatid. So muli, tayo po ay nandito na lang po sa ating pag-aaral sa Facebook Live. Tayo po ay nagagalak dahil nagpapatuloy po tayo sa gawain ito. Ano po? Tayo pa rin ay live. Ano po? Hindi po tayo taped or recorded. Kasi ang live po ay misan. Mas maganda, lalo na po kung may mga tanong, agad nating masasagot. Ano po? So sa ating po mga kaigsoonan, maing gabi sa inyong tatanan mga kaigsoonan, sa ating po mga kabsat, JT Northern Luzon, may ibang arabi kata kayo aming kabsat, at sa ating mga katugangan, yan po sa Bicol Region, at Diyos maray na banggi sa Dugabos. Bagamat dito po sa Bicol, yung po Northern Park, yung Camarines Norte, marami pang Tagalog po doon. Ano po? Yung pong Camarines Sur, Albay at Sorsogon, yung po ang maraming nagsasalita ng wikang Bicolano. At sa ating po mga kapatid dyan sa Pangasinan, Mayan de Gabi, at dito po sa Carabao Island, hindi pala, sa Pangasinan, Masanto siya labi. Dito po sa Carabao Island, Mayan de Gabi. Dito po sa amin, Maya Pabay, gano'n. Kung kayo po ay Malaysian, Tunisian, salamat, malun. So ito po ang ating paksa sa gabing ito actually ay request po ng isang kapatid na taga Mindanao, ano po, specifically sa Davao City. Bagamat ito po ay ating natungayan na po nung hindi pa masyado matagal ang kakaraan. Pero dahil nga po sa request, ulitin po natin at babaguhin natin ng konti sa ating pag-aaral po sa gabing ito. Ito po yung patungkol sa Church Treasury. Kumisan sa ating pong pag-aaral, meron tayong nakakaligtaan. Kumisan, meron mga bagay na hindi natin pinapansin. Pero kumisan, pag may pangyayari tungkol sa mga bagay na yun, hindi natin pinapansin, bigla tayo nabibigla, ano ba gagawin natin? Kaya maganda po na tayo mag-aaral po, upang makatiyak tayo na ang ating gagawin sa mga bagay-bagay sa larangan ng pananampalataya ay nakatitiyak tayo na ito'y ayon sa kalooban ng Diyos. Yun po ang purpose ng pag-aaral. Para makatiyak po tayo, tiyakin natin kung tunay nga mga bagay na ating pinaniniwalaan. Yun po ang purpose ng pag-aaral. Ito po sa gawa. Chapter 17, verse 11, ito po ating mababasa. Ngayon na mga ito'y git na mararangal, kaysa mga taga-Tesalonica, sapagkat tinanggap nilang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang magkasalatan kung tunay nga mga bagay na ito. Kailangan po tayo nakakatiyak na ang ating pinaniniwalaan po ay ang dapat nating paniwalaan. At hindi po yung opinion lamang natin, kundi tiyak na tinuturo ng mga banal na kasalatan. So ito po ang layanin po ng patuloy at patuloy na pag-aaral. Ano po? So, punta na po tayo sa ating paksa. Church Treasury. Alam po niyo, wala man tayo mababasang diretsyong kautosan na kinakailangan tayo magkaroon ng Church Treasury. Wala tayong mababasa. Pero hindi po dahil wala tayong mababasang diretsyong salita na may Church Treasury, wala tayong karapatan o kapamahalan, otoridad na magkaroon ng Church Treasury. Tandaan po natin, may tatlong paraan to establish scriptural authority. Sabi, meron po tatlong paraan na makatiyak tayo na ating ginagawa at ating pinaniniwalaan ay ito ay may otoridad na galing sa ating Panginoon. Tandaan po natin, ang lahat ng otoridad ay binigay sa ating Panginoon. Doon sa Matthew chapter 28 verse 18. Lahat ng otoridad ay binigay sa akin sa langit at sa ibabaw ng lupa. Yan ang sabi ng Panginoon. So, tatlong paraan. Number one, kung meron po utos o direct command o direct statement na isang bagay po ay kailangan nating paniwalaan o isang bagay pinag-uutos. Halimbawa po doon sa Lord's Supper, itong pinakamadaling halimbawa na mababasa natin. Bakit natin ginagawa yan? Dahil may isang utos na mababasa natin. 1 Corinthians chapter 11, verse 23, sabi dito,
po ating mababasa. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinibigay ko naman sa inyo, in other words, ito ay galing sa Panginoon, hindi galing sa sarili niyang kaisipan. Nang Panginoong Jesus ng gabi sa ipinagkadalo ay dumpot ang tinapay at nang siya makapagpasalamat, ito'y kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan at pinagputol-putol para sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. At sa ngiting paraan, ikinuha niyang kopa o lalagyan na may grape juice. Pagkatapos makapag-apunan, nagsinasabi, ang kopa ng ito isang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito tuwing kainom nito sa pag-alaala sa akin. So, yun po makikigil. Merong utos na ginagawa po natin. Kaya tuwing Linggo po ay in-observe natin ang Lord's Supper. Hindi ko maunawaan yung ibang mga reliyon na once a year o meron pang wala. Pero dito mababasa natin, may utos. Ano po? Pangalawa, wala tayong halimbawa, wala naman tayong utos na mababasa na kinakailangan natin gawin sa araw ng Linggo. Wala tayong mababasa sinabi ng Panginoon, no, gawin niyo ito pag-aalaala sa akin tuwing unang araw ng isang Linggo. Wala tayong mababasa ngayon. Pero meron tayong mababasa ng isang approved apostolic example. Ito po ay, ibig sabihin, ito'y kinasiya ng isang apostol. Dito po sa Gawa chapter 20, nandito po si Apostle Paul. Ito ang lugar na ito ay Troas. Nandito sila dinatna ng unang araw sa Linggo, Sunday, at dito sila sumamba. Dito po sa ikapitong Acts chapter 20, verse 7, nang unang araw ng isang Linggo nang kami nagtitipon upang magputol-putol ang tinapay, si Pablo ay nagsalita sa kanila yamang nagbabalak siya na umalis kinabukasan, nagpatuloy siya sa pagsasalita hanggang hating gabi. Dito nabanggit po natin, unang araw ng isang Linggo nang kami nagtitipon upang magputol-putol ang tinapay. Yung breaking of bread, ito po ay isang sinekdoke. Binabanggit lang po yung pagputol-putol ng tinapay, pero ito'y tumutukoy sa buong Lord's Supper. A part is said for the whole. Yun ang sinekdoke. Kumisan of the whole is said for the part. Yun po ang isang uri ng sinekdoke. Pero sa halimbawang ito, the part is said for the whole. Yung makita natin. Bahagi ang binabanggit, pero ito tumutukoy sa kabuuan. Papasin natin, kailan sila nagtitipon? Ngunang araw na sa Linggo, anong gagawin nila para magputol-putol ng tinapay? So ito po isang approvacus na example. Andito po si Apostle Paul. Kung ito po ay mali, ay ipagbabawalan sila ng Apostle Paul. So ang isang approvacus na example, maaaring hindi natin mababasa yung kautusan sa likod nito, pero dahil sa kailang pagganap nito, tiyak na may isang kautusan na ibinigay, na idinaisulat sa atin. Ang naisulat sa atin ay yung pagganap ng kautusan na yun. Sa pagkakataon na ito yung araw na pag-obserba ng Lord's Supper. Pero wala lang tayong mababasa tuwing unang araw sa Linggo. So paano natin alam ito every Sunday? Papasinin po natin by necessary inference. Meron lamang isang unang araw ng isang Linggo. Meron lamang Sunday, isa, sa isang Linggo. So, ibig sabihin, tuwing sasapit yung Sunday na yon, kailangan natin siyang obserbahin. Kailangan natin siyang ganapin. Diyo ba? Ito na lang po sa Old Testament, sa Exodus chapter 20, verse 8. Sabi niya, remember to keep the Sabbath day holy. Hindi naman sinabi ng Panginoon tuwing Sabado, seventh day. Pero nahunawaan ng Udyo, pagsapit ng seventh day, ito'y kanilang gagawing banal na araw na hindi sila gagawa ng anumang gawa. So ang church treasury, wala pong direct command. Walang direct command. Walang utos na mababasa. Wala rin tayong makikita ka proof apostolic example. Pero meron tayong mababasa ang necessary inference. Ang authorization from the scriptures with regards to the church treasury is based on the necessary inference. Alam po ninyo, ang salitang ginamit sa 1 Corinthians chapter 16, alam, balik po tayo doon, na kayo dito po sa lamang Tagalog, magbukod na magsimpan, hindi na natin ginagamit yun. Ano po? Dito po sa ating modernong Tagalog,
Tuwing unang araw sa linggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya upang huwag nang gawa ng mga bagan pagdating po. Yun po sa ating wikang pambansa. Dito na po sa Banyaga, sa English. Dito po sa New King James Version. Ito ang ating mababasa. Sa 16, verses 1 and 2. Ito, maganda ito, Biblion. Napakalaki po nito. Now concerning the collection for the saints, as I have given orders to the church of Galatia, so you must do also. On the first day of the week, let each one of you lay something aside, storing up as you may prosper, that there be no collections when I come. Yung salitang to lay up, o yung salitang sinabi dito ay lay something aside, ito po ay, ang ibig sabihin to lay up, to store up. Ito ay yung ipunin kanya. Yung sa makikita natin. Ito po ay galing sa salitang, ito po ay katulad sa salitang tesauros. Ang ibig sabihin, treasury, storehouse of treasure. Kanya. So, with regards po to sa 1 Corinthians chapter 16, ito po sinasabi ng device, ano po, that in 1 Corinthians 16 verse 2, of money for needy ones, here the present participle is translated in store, literally treasuring or storing. The laying by translating the preceding verb tithemi, sabi dito sa atin. So ibig sabihin, treasuring up or storing. So pag sinabing maglaan at magbukod, maglaan ganyan. Minsan ito yung iniipon. Para ang layo ni pagdating ni Apostle Paul, ay hindi na kailangan pang magtakbuhan at doon pa lang sila magkakaroon ng ambagan o abuloya. Ayon po kay Thayer, to gather and lay up, to heap up, store up, to accumulate riches, to give in store, store up reserve. May sabi, kaya pinagutos niya Apostle Paul yun para pagdating niya sa Corinth, ang dana nilang maibigay, yung tulong nila na ibinibigay sa mga kapatid sa Jerusalem. So yun ang idea kung bakit ipinagutos niya Apostle Paul ang sila yung magkaroon ng abagan tuwing unang araw sa linggo para anda sila sa pangangailangan na inihingi ni Apostle Paul. Ngayon, pasinin po natin pag ito yating in-apply sa local church. Ang local church ay meron siya tatlong gawain. Three avenues of work authorized by the scriptures for the church to do, to observe. So, dahil meron siyang gawain, kinakailangan siyang merong kaparaanan para magkampanan niyang gawain na yon. So, yun po ang dahilan bakit meron tayong church treasury. Para tayo ang iglesia po ay palaging nakahanda dun sa gawain na ibinigay sa kanya ng Diyos. Pasinin po natin, ano mga organisasyon na may gawain, kinakailangan meron siyang pananalapi para magkampanan niya ang gawain na yan. Walang pagkakaiba ang iglesia. It's a authorized voluntary organization, yung local church. Ano po? So, meron siyang gawain. So, kinakailangan meron siyang pananalapi para doon sa gawain na yun. Kaya nga po, meron yun ang necessary inference for the church treasury. So, it is authorized for the local church, the church treasury, so that local church can accomplish its work. Otherwise, kung meron, may sisupport tayo natin yung kapatid, tapos doon linggo pa lang sila mag-iipon, eh, paano mo nila gagawin yun? Pero kung may naiipon sila, madali lang maibigay yung support ng kanilang mga ngarap. Madali lang makabili ng Biblia o namang pangangailangan para sa pagpapatibay ng pananampalatay ng mga kapatid. Madali sila makatulong kaagad sa isang kapatid na nangangailangan. So, yun po ang makikita nating authorization for the church treasury. It's by necessary inference. By the way, yung ibig sabihin ng inference, pag binasa mo, yan ang sinasabi ng nagsulat. Pero yung nagbabasa, yan ang kanya, yung palang necessary implication, ito ang sinasabi ng nagsulat. That's what is being implied. Pero yung nagbabasa, yan ang kanyang inference, yung kanyang conclusion, doon siya pinapahiwatig doon nakasulat. So, pwede na sabihing necessary implication with regards to what is written, necessary inference to the conclusion of the one reading. Nakikita natin. So,
sa ginagamit ng church treasury. So, punta tayo sa scope, sa pangangaral, evangelism. Nung si Apostle Paul ay nasa Corinth, siya po'y tinulungan ng mga kapatid at taga-Macedonia. Tapos siya po'y makapaglingkod sa Macedonia. Si Apostle Paul ay gumamit ng exaggeration ay hyperbole eh, para may pakilala niya na siya'y tinulungan. Ito po sa 2 Corinthians chapter 11 verse 8. I robbed other churches, taking wages from them to minister to you, to serve to you. Siya po'y magnanakaw, hindi. Ibig sabihin, siya po'y kumuha ng kanyang pananalapi mula sa mga churches. At ito yung taga-Macedonia para siya makapaglingkod sa Corinth. So 1 Corinthians 9 verse 14, obligasyon po ng isang local church na supportahan niya kanyang mga karat. Sabi dito ni Apostle Paul, even so the Lord has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel. So yung pong nangangaral ng ebanghelyo, boy, sa ebanghelyo. So yun po ang isang gawain ng local church. O kaya, to support preachers in other areas. Na kung doon na yung gawain ay bago pa lamang at hindi pa kayang tulungan ng local church yung mga nasa lugar na yun. So, pwede tayong tumulong doon. Pwede tumulong sa local church doon. Katulad ng Philippi, tinulungan niya si Apostle Paul. Bagaman si Apostle Paul ay wala na sa Philippos, ano po? Ano po, makikita natin. So, yun po ang isang gawain ng local church to support preaching of the gospel, to support the local preacher, or to support other preachers in other areas. Makikita natin, katulad ng nangyayari sa Pilipinas, karamihan po dito ay are supported by churches in the U.S. or by brethren in the U.S. Although, supposed to be, dapat sa katagalan ng gawain sa Pilipinas, mayroon na sana makakatulong sa kanyang sariling mga karak. Di ba? So, yan ang number one, nagawain ng local church to evangelize. Ikalat ang salita ng Diyos para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Pangalawa, hindi po sapat na tayo po ay mag-aral at makabautismo. Minsan, makikita natin, ang sabi ng mga kapatid, kami po ay pumunta sa isang lugar at nakabautismo kami ng 50 kaluluwa. Oh, very good. After a while, tatanungin mo, ilan ang natira sa 50? Wala. What's the use? Hindi po tayo, ang local church, hindi siya limitado lamang doon sa pangangalat ng Ebanghelyo, kundi rin sa pagpapatibay ng mga kapatid doon sa church na iyo. Tandaan po natin, yung pangangaral o evangelism, that's the first step. Na gawin nating Kristiyano yung mga taong nasa sanglibutan. But the second step, and even more important, ay itong mga Kristiyanong ito ay manatiling tapat na manatiling Kristiyano at maging tapat na mga Kristiyano. Napakalungkot sa isang local church sa tagal ng kanyang existence na yung mga kaanib doon ay walang alam. Hindi sila lumalago sa kanyang kaalaman. Hindi sila lumalago sa kailang pamumuhay bilang mga Kristiyano. That's very sad. Kinakailangan po sila ay lumago. Ito po sa 1 Timothy chapter 3 verse 15 sinasabi, ang iglesia raw po ang saligan na basahin natin sa English, ano po mas maganda. Sa 1 Timothy 3:15, ano po, tingnan natin. Para ang bawat Kristiyano malaman nila dapat nilang maging o galing, sabi rito. But if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Sabi dito, that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God. Hindi pinag-uusapan ito yung pagsamba sa business, sa iyong pamumuhay. Kita natin. Doon din po sa Ephesians chapter 4, ito po ang essence ng edification para tayo makaihanda po tayo sa gawain paglilingkod. Sayin natin. So, Ephesians 4, dito po sa verse 12, for the equipping of the saints.
Para sabihin natin for the equipping, binibigyan natin sila ng kakayahan. Binibigyan natin sila ng karunungan. For the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. Sabi dito, for the work of serving. You talk for the equipping of the saints, for the work of serving, for the edifying of the body of Christ. Pagka mga Kristiyano po ay andang maglingkod sa gawain, ay titibay ang katawan ni Kristo kanya. So yun ang mahalaga do. Papagtibay natin ang mga kapatid upang sila'y maligtas. Walang kwenta makabot sa isang libong kalong o walang matitira. That's useless. That's worthless. Pero nakabot sila tayo ng apat at natili silang apat hanggang sa pagdating ng Panginoon, sila'y tapat. That's good. Sabi ko nga doon sa isang post ko, kung isa lang ang nakikinig sa iyong pangarap, well and good. Kaysa isang libong nakikinig na hindi naman talaga nakikinig. Diyo ba? Yun po, so edification, to edify, to strengthen, to fortify, para ang mga Kristiyan lumago, para sa kailang kaliligtas. Dahil kung hindi tayo lalago sa ating pananampalataya, hindi rin tayo maliligtas. The First Peter chapter 2, verse 2. Basahin po natin. Ito ang ating mababasa. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitihin ninyo ang malinis na spiritual na gatas upang sa pamamagitan nito yung lumago kayo tungkol sa kaligtasan. Napakalungkot po na mga preacher palagi nag-a-attend ng mga seminar lectures yung walang natututunan. Nakakalimutan lang ang pinag-aaraan nila. Ba't tayo pupunta ron? You're just wasting your time. You're just wasting the money of those na nagpupunta ron para makapagturo. Di ba? Pag tumunta tayo sa isang lectureship, pumunta tayo sa isang pag-aaral, sito, ito tayo natututo. Because that's the purpose ng ganung mga aktibidades. Ano po? Hindi lang para pumunta ka, makita yung mukha mo. Hindi gano'n. Hindi sa ating pagpunta sa pagsamba. Hindi para makita tayo ng mga kapatid. Doon tayo hindi. Para tayo matuto at maglingkod sa Panginoon. Church benevolence. Yun po sa 1 Corinthians chapter 16, verse 2. Ang local church ay tumutulong sa mga kapatid na may pangangailangan. Need. So, yun ang church benevolence. Itinutulong ito ng mga kapatid ng local church sa mga nangangailangan mga kapatid. Yun ang scope ng paggamit sa church treasury. It should be used for evangelism, edification, and church benevolence for the saints. For the needy saints. Yung makikita natin. Yan ang dahilan bakit tayo meron church treasury. Ngayon, meron ito po ay tanong natin, ang kapang pera po ba sa church treasury pwedeng ipautak? Nung ako'y bago pa lamang sa pananampalataya, may kasong ganito. Ipinautang ng isang local church ang kanyang pinautang ng isang local church ang isang kapatid doon sa local church na yun. At ito'y naging problema dahil hindi po dapat gawin. Hindi natin pwedeng ipag-utang ang church treasury. Wala tayong mababasa authority from the scriptures to do that. Sabi nga po natin, itong church treasury ginagamit po sa pangangaral, pagpapatibay ng mga kapatid, ang church benevolence para matulungan natin mga kapatid na nangangailangan. Kung mayroong pangangailangan sa loob ng local church, ang local church ay tutulong sa abot ng kanyang kakayahan. Pero hindi po natin pwedeng ipangutak ang pera mula sa church treasury. Yun po yung dapat nating malaman. No po? Kasi, unfortunately, meron po mga nangyayaring gano'n na ipinapangutang po nila yung pera sa church treasury. At meron pa mas masahol na nangyayari. Ito'y pinatunayan siyang kapatid. Alam po, meron mga churches na nagpapangutang ng pera sa mga kapatid mula sa church treasury na may interest. Ay, yun po ay nakakarimarim na katotohanan. Ano po kung nangyayari yan? Hindi po 5-6 ang church. Hindi po ito bangko na nagpapautang na may interest. In the first place, hindi natin pwedeng ipangutang. Isa pang tinatanong po ng mga iba,
pwede ba tayo maglagay ng pera? Pwede nating ilagak ang pera ng ang church treasury sa isang bank. Ang kanilang argumento, kapag ka inilagak natin sa banko ang pera ng iglesia, ay pinapayagan natin ng iglesia na gamitin ang pera para sa mga hindi Kristiyano. Alam po niyo, ang dahilan lamang kaya nilalagay natin ang pera sa banko for the most part sa mga tao is for just safekeeping. Isipin niyo, ang tagal mo ng nagbabanko, ilang porsyento lang interest, hindi ka pakikita ng napakaraming pera eh. E bakit nilalagay mo sa banko yung pera mo? Just for safekeeping. Eh, kung marami kang pera, million ng pera mo, yung interest importante yun. Pero kung kakaunti lang ang pera mo, that interest rate is useless actually. Eh, isyente mo lang may bibigay sa'yo. So yung ang protection lang niya, nilalagak na lang din ang pera sa banko para sa protection ng pera, hindi mawala. Kasi kung yun na sa bahay, pwedeng mawala yan. Pwedeng nanakawin, pwedeng masunog. Kaya minsan, yung mga ibang local church, naisip nila mabuti, ilagak na sa banko. Pag nilalagak na sa banko, hindi para kumita. Pwede itong tandaan nyo. Ang value ng pera, nag-iiba. Ako po isang economist, so paniwalaan nyo. The value of money changes from time to time. Limbawa, kung inilagak mo ang pera mo, sa panahon na ito, ang pera mo ay 1,000, limbawa. And after a while, na-devalue yung peso. So, bumaba ang value ng pera mo. Ang gagawin ng banko, you will compensate. Yun ang interest rate. Para yung pera mo, at least yung value ng pera mo ay andun pa rin. So, hindi ka man actually kumita pag gagalaw. Pag hindi natin pinayagan na tagapin natin interest rate, baka yung value ng pera natin ay nawala na pala. Bumaba na, hindi natin alam. So, hindi ka kumikita actually kung yun ang iniisip ninyo. Napakaliit ng kikitahin mo sa interest rate na binibigay ng banko. Actually, hindi ko man tinitingnan ng interest rate ng banko kung nag-deposit ka. Unless otherwise, napakalaki ng pera mo. Pero actually, it's just for safekeeping. Pero, tandaan po na that is not required. Kaya ba't natin pag-aawayan yan? It is not even required na nilagay natin sa banko. Pwede mo, kung yung iba sa bahay lang. Bahay ng treasurer. Okay? So, wala sinasabi yung lalagak mo sa banko. Hindi. Gamitin ng mga kapatid ang pinakamagandang judgment nila kung paano nila itatago yung pera ng yung treasurer ng local church. Halimbawa, yung just treasurer, yung po expedient na para ma-check po natin yung treasure. Na ito'y nandodoon pa rin at nakikita natin ang paggastos. Naka-record yun, ano po? So, kung meron yung treasury, then there should be a treasurer. Siyempre, may tagapag-ingat niya. As much as it is possible, hindi maganda ng mangaral ang nagtatago ng church treasury. It's a conflict of interest. Titingnan natin. Hindi ko gawa yun. Hindi ko ugali yun. As far as I'm concerned, ako ay unsolved sa treasury. Meron kaming church treasurer. Silang bahala doon. Ako kasi tinatanong ko lang, magkano ang ating collection? Ganun lang. Pero as far as the church treasurer is concerned, it's none of my business. Meron church treasurer na may responsibilidad sa church treasurer. Ngayon, talong, could you use the money for business? Alam niyo yung mga denominational churches. They use the church money for business. They have the church schools na kumikita, etc., etc. Ang sagot na, no. The church should not be involved in any form of business enterprise. Dahil ang local church po ay isang spiritual institution. So, ang kanyang aim is for spiritual purposes. So, hindi para kumita ng pera. So, the church, local church, doesn't exist to earn money from business enterprises. Ang paraan lamang ng paglikom ng pananalapi
is through the church collection. Yun lang, wala nang iba. Every first day of the week. Yun lang. Hindi Monday, hindi Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, but Sunday only. Yun ang sinasabi ng benediksyon at tao. Kaya nga po yung mga conservative na churches of Christ are not involved in any kind of business enterprise. Yung ibang mga churches of Christ na hindi ganong tapat sa Biblia, oo. Meron silang church colleges, etc., etc. Pero hindi dapat may involve ang church sa ganung mga bagay. Ngayon, ito pa ang pinag-uusapan ng iba. Paano raw kung meron tayong mga bisita sa araw po ng Linggo? Tatanggapin ba natin yung bibigay nila? Pag pinaproblema po niya yan, ba't kayo nagbibigay ng problema sa sarili niyo? Kung problema niyo yan, huwag niyo silang imbitahin. Nag-iimbita kayo, tapos pinaproblema niyo kung tatanggapin niyo, hindi, bibigay nila. Eh, ba't kayo nagbibigay ng problema sa sarili niyo? Huwag kayo mag-imbita ng hindi Kristiyano sa araw ng Linggo kung ganun lang kaisipan niyo. That's common sense. Ang ginagawa namin sa Angela City Southside Church of Christ, sa mga pagdating po sa Lord's Supper, sinasabi namin, yung po mga hindi kahalim sa iglesyang ito, hindi po yung obligadong gawin yung mga bagay nito. Pero kung gagawin nila, that's their business. Sinasabi na namin sa akin, hindi kayo obligadong gawin yung bagay nito. Pagdating namin sa collection, ganun din. Hindi po kayo obligadong magbigay. Pati magbibigay sila, that's their business. Not ours. Sinabi na namin eh. Tatagawin ba namin yung binibigay nila? Eh, binigay na nila eh. Anong gagawin tatanggihan mo? Hindi nga namin lang kung siya nagbigay. Ito hindi eh. Wala naman kaming police at nagpo-police na mga nagbibigay. O hindi. Eh, kung ganun ang kaisipan nyo, dahil dito mga taong ito, hindi tapat, hindi sila Kristiyano, so hindi dapat tanggapin ang binibigay nila. Paano kayo nakatitiyak na ibang Kristiyano nagbibigay sa araw na ligay mga tapat? Ano pagkakaiba ng hindi Kristiyano sa Kristiyano hindi tapat? Paano sila hindi tapat? Kaya sabi ko sa inyo, pag pinaproblema niyo itong bagay na ito, huwag na kayo mag-imbita ng mga hindi Kristiyano sa araw ng Linggo. Dahil pinaproblema niyo, kung tatanggapin niyo hindi, yung ibibigay nila. Eh di mo na kayo mag-imbita. Ba't binibigay yung problema yung sarili niyo? Di ba? Hindi naman kailangan mag-imbita sa araw ng Linggo para magkaroon kayo ng evangel, para ma-evangelize niyo eh. Pwede naman yung punta sa bahay nila, doon kayo doon niya sila aralan. Eh di wala pa kayong problema. Ngayon, mayroon pa rin katanungan. Paano natin i-divide yung church treasury ayon sa tatlong gawain ng iglesia? Wala sinasabi yung Biblia. The scripture doesn't say the exact division of the church treasury to the three avenues of works. Wala sinasabi ba nilang sulat na kung paano natin natiatihin doon sa tatlong gawain ng iglesia? Pansinin po natin, magbibigay po tayo ng halimbawa. May pagkakataon, halimbawa po sa Antioch, na sila po yung nagkaroon ng collection for the sole purpose na tulungan nila ang mga kapatid sa Judea. So in other words, yung kanilang buong collection ay binigay nila sa mga pangangailangan ng mga kapatid sa Judea dahil sa taggutom na nangyayari sa panahon na yun. Masahin natin. Acts chapter 11, verse 29. Then the disciples, kesa tayo po nagmamarunong sa ating mga opinion. Huwag tayo magbase sa opinion. Basahin natin ang Biblia. Then the disciples, it's according to his ability, determined to send relief to the brethren dwelling in Jerusalem, Judea. This they also did and sent it to the elders by the hands of Barnabas and Saul. So, yung buong collection nila, binigay nila sa tulong. Dahil yun ang kailangan sa oras na yon. Ngayon din po sa 1 Corinthians chapter 6 and verse 2, yung maliligom nila ay may bibigay nila lahat sa mga kapatid na duka sa Jerusalem. Dahil yun ang pangangailangan sa pan-oras na yun. Kaya pasinin po ninyo, yung po pangangailangan ng mga aral ay nagbabago sa panahon. So kailangan natin adjust yung ating ibinibigay sa kanya. So hindi constant yun, nagbabago po yun. Ganon din po ang pangangailangan sa pagpapatibay. Hindi rin po yung constant. Nagbabago po yan.
At ganun din po yung benevolence. So, flexible po yan. So, hindi po sinabi sa atin paano natin natiatiin yan. Depende sa pangangailangan ng gawain. Kung mayroong emphasis ng pangangailangan sa evangelism, so doon natin ibibigay ang ilalagang karamihan ng ating pananalapi. Kung mayroong nagkaroon po ng isang special na pangangailangan, malibat, taggutom, so ilalagang natin ang ating treasury sa pangangailangan sa church benevolence. So, pero walang sinasabi sa ating kung paano natin natiatiin yan. Walang specific authority sa bagay na yan. Kailangan natin gamitin ang ating best judgment sa pagkakataon na yan. Pwede natin tulungan, pwede mo natin tulungan ang mga nangangailangan ni Kristiyano mula sa local church treasury? No! Kahit ano pang ipilit ng ibang mga kapatid, wala tayong mababasa. We have no scriptural authority. Sabi, the money is for the saints, period. Sa 1 Corinthians 16 verse 2, as far as church benevolence is concerned, the money is for the saints. Lahat po ng halimbawa ng pagtulong na ginawa ng mga local churches ay ginawa sa mga nangangailangan mga kapatid. Wala tayong mababasang utos. Wala tayong mababasang example. Wala tayong mababasang necessary inference na tinutumulong ang local church sa mga nangangailangan hindi kapatid. Wala tayong mababasa. So we cannot argue from the silence of the scriptures. Pero isang interesting argument, wala namang only yung 1 Corinthians 16 eh. Bakit nililimitahan nyo? Kung gano'n ang panatwiran ng mga kapatid, i-testigin natin. Sa Ephesians 5:19, meron bang only singing? Meron tayong mababasa? Wala. So pwede tayong gumamit ng panuntong? Pwede tayong gumamit ng choir? Dahil walang only yung Ephesians 5:19. Ay, ba't kayo nagre-reklamo sa instrumental music? Ay, yung Ark of the Covenant, sinabi ng Panginoon, use gopher wood. Meron bang only? Wala. So, pwede bang gumamit si Noah ng ibang klaseng kahoy? Wala namang only. Ngayon, punta sa siya, sa mall, kahit saan, meron bang, sabi niya, ladies only? Men only? Doon daw walang only, babae, pwede pumasok siya ng malaki. Wala namang only. O pwede rin pumasok ang lalaki sa siya ng babae. Wala namang only. Bakit pag gano'n naiintindihan natin? Bakit pag disabled natin naiintindihan? Come on. Susunod, mga pati. Ito pa ang isang critical na tanungan dahil wala tayong masyadong experience sa bagay na ito. Paano ang isang local church ay mabuwan? Anong gagawin natin sa church treasury? Yan, nabuwag. Wala na. Ibig sabihin, huminto na ang gawain sa isang lugar. Anong gagawin sa church treasury? Alam niyo, hindi natin ganong binibigyan pa siya, di ba? Dahil hindi naman masyado marami ang nabubuwag ng mga local churches. Usually, nagpapatuloy yan. Pero itong tandaan po natin with regards to the church treasury. The church treasury exists because of the local church. Ang authority for the church treasury to exist is because of the local church. Dahil kailangan ng local church ng church treasury para magkapanan niya kanyang gawain. So, in other words, pag nawala na yung nabuwag na yung yung gawain, so wala na rin authority for the church treasury to exist. Meron po isang church sa Montana once upon a time in the 1990s na nabuwag. Kasi nalatan ng brother Ron Albrook, right, this brother kanya. Dahil nabuwag yung church nila at meron silang funds. So nalatan ko. $50 sila natira. So pinadala sa akin natitira. $50. Ang ginagawa, ang gagawin pagka nag-disband yung local church, kailangan din nating i-dispose in church treasury. So, paano natin siya i-dispose? Ayon sa gawain ng local church. You can distribute the funds to evangelists para matulungan sila. Or we can buy Bibles and distribute the Bibles.
or we can use the money for church benevolence. But we need to dispose the church treasury. Kasi wala nang authority na yun mag-exist. So yung mga members, the dating mga miembros of church, they should agree among themselves how to distribute the church the treasury according to the avenues of work of the local church, either evangelism or edification or benevolence. It should be disposed as soon as possible and as judiciously as possible. Yung mga aral o elders do not have the right to the treasury. Hindi naman nila pag-aari yun eh. Hindi pag-aari ng local church in the first place. Wala na yung local church, so wala nagmamayari. So ito dispose the church treasury. Yun po lang po makikita natin to. Kasi talaga naging problema yan kasi kumisa, di na ituturo. Kasi antay po sa interest na niya. The local church, bakit pinapadalain ba natin mag-disman yung local church? Kaya misa, di na ituturo yan. Pero kailangan nating malaman. Because reality is, local churches disband. Pag sinipunin yung church sa Jerusalem, wala na. Yung church sa Antioch, wala na rin. Yung mga churches sa Judea, wala na yung Maya. Yung churches sa Thessalonica, sa Macedonia, sa Philippos, sa Corinth, wala na yan. Those churches na wala na yung lahat, they disbanded a long time ago. So yun ay realidad. So we have to be ready kung mangyayari bagay na yun. If the church disbands, the church treasury should be disposed. Mayroon ko naalala noong 1990s din yun, kami dalaw ni brother isang kapatid, kilala kami ng isang sumusuport sa amin, may church sa Alabama na disband. Binigay sa amin yung pera nila. Na-divide sa amin dalawa. Ganun ang ginagawa ng mga pag na-disband yung local church. You have to dispose the money. You have to dispose the funds according to the avenues of works of work of the local church. Evangelism, edification, or benevolence. So, yung makikita natin ng mga kapatid, yung church treasury exists for the purpose of the local church. It exists for edification, sa evangelism, edification, and church benevolence. Ibig sabihin, may higit pa doon sa tatlong gawain na yun, ay hindi natin magagamit ang church treasury. Yun lang sa tatlong gawain na yun, magagamit ang church treasury. Hindi natin pwedeng gamitin ang church treasury para pakainin ang mga kapatid na nag-a-attend sa isang gospel meeting. Saan natin mababasa sa Biblia yun? Ang pagpapakain ng mga kapatid ay hospitality, yun ay trabaho ng individual na Kristiyano, hindi ng local church. Kasi ginagawa yan ng mga local churches, nagpapag-gospel meeting sila, tapos kinukuha nila yung pera sa church treasury para pakainin yung mga mag-a-attend. Ano yun? Kung gusto niyo pakainin nag-a-attend, ang gagastos niyo pera ng individual, huwag yung pera ng iglesia. Wala tayong mababasa ng ano. We oppose that. Hindi namin ginagawa yan. Sa Angeles City, ang ginagawa po namin, kung meron kaming church gospel meeting, usually for the past 2 years, wala. Dahil nga po sa pandemic na ito, ano po, maaaring hindi ko alam sa taon na ito o sa susunod na taon, we'll organize again yung gospel meeting namin every year. Ang ginagawa namin dyan, we volunteer to give from our pera namin. At yun ang ginagamit namin sa pagpapakain ng mga kapatid. We never use the church treasury para sa ganung purpose. Kasi wala rin tayong mababasang kasulatan na nag-authorize natin na gawin natin yun. People may disagree, but pero saan yung mababasa? Where is your authority? Para gawin niyo yung bagay na yun. Ako, inoppose ko po yan, mga kapatid. We oppose it very well. Hindi natin pwede gamitin ang church treasury for a specific. Minsan meron na ka nang babalita ang ladies gospel meeting. Saan natin yung babasa yun? Na puro kababae lang mag-aatin sa isang gospel meeting? Saan natin yung babasa yun? O meron tinatawag youth gospel meeting? Saan natin yung babasa yun? Yun ay gawain ng local church. Sa datang kabuuan ng local church may gawain ito. Hindi pati lang ng isang local church.
Kasi meron na mga trend na nangyayaring ganyan. Saan natin mababasa yun? Saan yung nabasa sa Biblia yung Ladies' Bible Class? Ladies' Gospel Meeting? Meron Bible Class. Totoo yun. But that's even an expedient. Pero saan natin mababasa yung Ladies' Gospel Meeting? Youth Gospel Meeting. Saan natin mababasa yun? Kasi meron na nangyayaring ganyan. Okay, mga medical mission, gagamitin natin ang pera gilang sa medical mission. Saan yung mababasa yun? Anong purpose ng medical mission? For evangelism? Hindi ginawa kailanman ng pain para makapangaral tayo. Yun ang ginagawa ng medical mission, eh, parang pain para magkaroon siya ng prospect. That's unscriptural. Hindi natin binibigyan ng makeup ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo lang ang ituturo. Kung maniniwala sila, di ba, ala sila. Pero we do not cosmeticize the gospel. Medical mission, ganyan. Feeding program. Ano yun? Kasi natin yung babasa yung blame ang ganun. Hindi mo na alam kung saan na ba, naging na-converte yung tao doon ba sa pinakain mo siya o pinagaling mo siya sa sakit niya. Kasi may nangyayari na yan. Marami na ako nababasa. I disagree. Dahil wala tayong mababasa. Saan natin nakita si Kristo at ang mga apostol ang ginawa nila yun? O, nagpagaling yung mga apostol. Hindi lang purpose nila. Kaya sila nagpapagaling, ha? Kaya nagpagaling sila just to para mapatunayan nila na yung tinutuloy na gano'n sa salitasyal sa Diyos. Hindi para sa gano'ng purpose. O, kung gagamitin niyo yung halimbawang yun, bakit meron kayong kapangyarihan magpagaling? Katulad ng mga apostol. May nag-aargyong ganun eh. Sabi ko, oo nga, sige, gamitin natin kay si Pago. Meron ka bang kapangyarihan magpagaling? Katulad ng mga apostol. Wala. Eh, bakit gagayahin mo yun? Wala ka na palang kapangyarihan magpagaling. Ay, di, doktor ako. Eh, oo nga. Pero doktor ba yung mga apostol? Hindi, yun ay spiritual na kapangyarihan. Di ba? Spiritual na kapangyarihan pag yung doktor mo. So, yung makikita natin mga bagong trend na ginagaya ng mga kapatigan sa denominasyon just for the purpose na maka-attract sila ng prospect. No. Hindi interesado ang Diyos sa bilang ng tao. Interesado ang Diyos kung talagang naniwala yung tao sa Ebanghelyo. Hindi. Yan ang interest ng Diyos. Kaya po si Alexander Campbell nawala sa katotohanan eh. Dahil sa kagustuhan niya na lumago ang bilang ng mga Kristiyano. So, nag-organize siya ng United American Christian Missionary Society na isang centralized organization na binabayaran ng iglesia for the purpose of evangelizing the world. Mali yun. Hindi interesado ang Diyos sa ganun. Ang interest ng Diyos is for the heart to be changed by the gospel. Pure and simple. Period. Parang babae, walang makeup yan. Ang ginagawa natin, binay-makeup natin ipang ganyan. So ito po ang scope and limitation ng church treasury. Now, pwede ba tayo mag-collection besides Sunday? Hindi. Sunday lang. Hindi tayo pwede magkaroon ng mga iba-iba activities just to raise money. Hindi rin pwede yun. Kailangan ang paraan lamang to raise money is through the collection every first day of the week. Period. Turuan natin ang tamang pagbibigay ang mga kapatid para lumago ang pagbibigay. Hindi sa pamamagitan ng mga gimmick-gimmick, hindi. Ang pagbibigay ay naaayon sa pananampalataya. Sa antas ng pananampalataya ng mga kapatid. Kung lumalago ang antas ng pananampalataya ng mga kapatid, mas madali sila magbigay. Ganun lang kasimple yung mga kapatid. Sana po ay nakatulong po sa ating. Kung meron pang gusto niyo malaman tungkol sa bagay nito, ay bigay lang po yun ang message sa akin para mabigay natin ng kaukulang pansin at pag-aaral ang anumang concern po natin sa anumang punto ng ating pananampalataya. So, maraming salamat po sa inyong matsagang pakinig, mga kapatid. Sana po ay naging makabuluhan ang ating pag-aaral. So, tingnan ko lang po kung meron mga tanong. Wala mga tanong. Si Malik Tula, watching broadcast. Rafael Ortiz, good evening po sa ating lahat. God bless po. Samuel Graneta, good evening, brethren.
Kenneth Squadra, ito po ay anak ni Brother Fred Squadra. Good evening po, from Romblon, Carabao Island. Janeline Abiliano Molina, ito po ay taga Limay, Bataan. Good evening po sa lahat, all the way from Limay, Bataan. Itong Bataan po ang maalala po natin, Second World War. Ano po? Antonio Reyes, maupay nga gabi, mga kabugtuan ko kang Kristo. Ito po ay waray. Ano po? Sabi niya, buti gayain din po natin, maupay nga gabi. Ganyan. Magandang gabi, mga kabugtuan, mga kapatid, ko kay Kristo. Ko kang Kristo. Antonio Reyes, watching from Abuyog, Leyte. Yung pong Abuyog, Leyte, ay bahagi ng Leyte, pero ito yung boundary na pagitan po ng mga waray speaking at saka po yung mga Cebuano speaking sa may makaplag po, Cebuano na yun eh. Pero ito sa Abuyog, ano pa yan, waray-waray po yan. Leonita Torreliza, na ibang Arabi, katakoyamig, katapsat. Ito po ay magandang gabi sa inyong lahat. Keith Alagalo, maayong gabi sa Tanan, Maigsoon, ganyan. Magandang gabi sa lahat ng mga kapatid. Bonito Squadra. Ito po yung taga-Leyte. Okay, salamat. Malinaw. Maayong gabi, Brad. Consuelo Castellon. Watching and listening from Sarangani Province. God bless us all. Noelia Martinez Molina. Magandang gabi sa inyong lahat. Magkapit kay Cristo. Melinda Dino Sienes. Ito po yung taga-Mexico. Pero kaali po San Fernando. Good evening po, Brother Lordy, at sa lahat po ng mga kapatid, Antonio Damalierio. Magandang gabi, kapatid, watching from Iligan City. Ito po ay sa Lanao del Norte. Ito po. Ito po, ano, wala. Wala na. Tapos si Ruforth. Good evening po, mga kapatid. Marites Salvador Lozano, good evening po. Keith Alagano, very interesting na po ng local congregation. Opo, kasi hindi natin masyad binibigyan pansin yan. Danny Baliling, watching here from Tabok City, Kalinga. Good evening, brother. Maraming salamat po sa inyong pagbati. Bagamat tayo miss kayo mga tanong, ano po? Yun po ang nagbibigay ng parabagang pag kayo nangangaral, baga, nagbibigay ng interest sa ating pag-aaral. So, maraming salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Lobi ng Panginoon sa araw po ng Miyerkules ay magpapatuloy po tayo sa gawaing pangaral. Kasi maganda po itong ganitong magpapatuloy ng pangaral. Gawa po lang ito ay malawakan kaysa sa face-to-face na pangaral. Baka mas matindi ang face-to-face, ano po. Pero at least, makakatulong pa rin itong pangaral sa pamagitan ng modernong teknolohiya. Salamat po, nagpapasalamat po tayo sa Diyos at nagiging maayos na po ang kalagayan natin. Maaring babalik na po tayo sa normal. Maaring hindi katulad bago nagkaroon pandemya. Pero unti-unti babalik po tayo doon, ano po. Hindi ganun katali, pero makakabalik tayo sa normal na pumumuhay natin bago nagkaroon ng pandemya. So tayo po ay pag-iwa-iwalay sa pamagitan ng magsipanalangin. Ang banal, palagi po namin nakikita, naranasan ang inyong nagilang pagmamahal po sa amin ng Diyos sa pamagitan ng pagliligtas mo sa amin, bagamat di kami karapat-dapat, sa pamagitan ng pagbibigay mo sa amin ng pangailangan namin sa araw-araw. At kahit po sa mga bagay na hindi maganda sa amin ay nagtuturo pa rin sa amin ng isang mabuting aral na hindi yung mga bagay na ito yung pansamantala lamang. At ang mas magandang aming asangan ay ang buhay na walang gan ay ipinangako sa amin na yung mga kapatid pagdating ng aming Panginoon. Inaasamasan po namin ang pagdating ng Panginoon kung sa gayon ay ibigay na niya ang puto ng buhay sa amin at makasama ka namin sa langit. Dinadalangin po namin palagi ang mga kapatid na may karamdaman, yung mga kapatid na dadanas po ng mga operasyon dahil sa sakit. Sana po itulot mo na sila ay magkaroon ng tagumpay sa ngayong mga bagay. Pero kung ianda mo rin sama kayong sarili, kung ano man ang mangyayari, dahil ang kapayapaan na nasa amin ay dulot ng
naniniwala na mayroon kaming pag-asa ng buhay na wala hanggan. Tawarin mo kami ama sa mga kasala. Sa mga kabahay tayo ng hiningin, hindi na pa ang sikwis na Panginoon. Amen. So, doon po, Merkulis po, mga kapatid, kung lulobin po ng Panginoon. So, tayo po'y mag-ingat, stay safe.